Hi mga ka-Marsha! Nagbabalik po kami and for today's video, gagawin po kami ng isang vlog. May mga hinanda po kaming tanong at sasagutin po namin yan. At itong hashtag, nagmahal, nasaktan, at sumagot about love. Dito po yung mga question na bubunutin namin and kung ano yung bubunot namin, sasagutin namin yung lahat. One by one. So, bubunot muna si Glenn, then sasagot dyan si Barbie, susunod ako, tapos susunod si Glenn ulit. So, paulit lang. Okay? So, shall we start? Thank you po pala sa lace, baka naman. At saka din sa lime. Okay. Start na. Go, yung question natin. Ang first question natin is, kung papipiliin ka ng forever mo, masayang love life o maraming pera? Forever. Siyempre, the first place sa mga panahon ngayon, at lalo na sa aming LGBT, so based on experience, sa akin, para sa akin, mas uunahin natin siyempre, ang unang priority natin ay for the sake of money and sa ating pagiging magtatagumpay sa buhay bago ang other. Mas priority ko yung dalawa, yung may pera tapos may masayang love life. Pero kung papipiliin ako sa dalawang yon, syempre mas pipiliin ko yung maraming pera, masayang love life, kasi aanin ko yung perang marami kung wala naman magmamahal sa'yo, di ba? Na malayo kayo sa isa't isa. Pero kung being pag-practical lang, syempre, mas pipiliin ko yung mas maraming pera. Syempre, di ba? Ngayon lang. Okay. Next. Well, para sa akin, kung masayang love life or maraming pera, sa akin, parang mas gusto ko yung masayang love life. Kasi, money can't buy happiness. Kaya, kung doon ka naman magiging... Kung doon ka naman magiging masaya sa love life mo na yun, tsaka gawin mo na lang din yung best mo and God will do the rest. Magaling. Nice one, mga guys. Question? Ano pahulugan ng love for you? Ito yung yung may pagkakaintindihan kayong dalawa. Mahal yung isa't isa, ganon, pero hindi mo matatawag na love kapag hindi ikaw yung minamahal or hindi ikaw ang nagmamahal. Hindi yung tinatawag na love. Ibig sabihin yun, landian lang yon. Huwag kayong ganon. Malandi, landi. Pero kapag nagmahal ka, mahalin mo. Pero minsan kasi, kapag malandi ka, parang na dun yung magiging yung magiging totoong pagmamahal. Joke lang, hindi ah. Anyways, hindi pa nararanasan yung mga ganong bagay kasi minsan ako laging sasaktan. Para sa akin, simple lang naman yung kahulugan ng love para sa akin. Love is the essence of life. Every day of your life, parang lagi ka naman nagmamahal kasi andyan yung pamilya, kaibigan. Kahit wala ka namang love, once mararamdaman mo yung pagmamahal through sa mga kaibigan mo, sa mga taong nakapaligid na alam mo yung totoong nagmamahal sa'yo. At if ever naman na may dumating na partner sa akin, syempre, ma-apply ko yun as long as na nagmamahalan kami. Kaya sa akin, love is the essence of life. So may additional tayong question kay Gina. Yung gusto mo, ano pipiliin mo? Yung gusto mo o yung may gusto sa'yo? Ikaw na sumagot. Yung siguro ngayon, may gusto na sa akin. Ini-importan ako. Kasi parang matututunan ko din siyang mahalin. Wala akong experience masyado eh. Virgin. Laban lang yun ni. Siyempre, mas pipiliin ko yung yung kung may gusto talaga sa akin, siyempre, di ba? Kasi kung gusto niya ako, why not, di ba? Even na, let's say, may gusto siya sa akin, tapos kaya niya akong mahalin, di ba mahalin ko rin siya, di ba? True. Kasi kung hindi mo siya mamahalin, itatry. Kumbaga sabi nga, di ba? Pag hindi mo sinusubukan ng mga bagay-bagay, hindi mo malalaman. Hindi talaga sinusubukan.
kung may minamahal ka namang iba, shoutout, shoutout. Eh wala eh. Bahala ka dyan. Ikaw na. Ako hindi. Para sa akin, yung gusto ko pa din. Kasi, iba kasi yung dating ng ano, ng pag... Yung may, iba yung may gusto sa'yo, tapos hindi mo siya gusto. Kasi parang, parang saan kasi parang, di bali na lang ako yung masaktan, huwag lang ako yung makasaktan. Gusto mo yan? Gusto mo yun? Gusto mo yan? Kawalan niya na yun para siya natapos sa bigas. Bala siya dyan. Bala siya dyan. Importante pa bang pag-usapan ang past mo sa isa't isa? For me, kasi doon kayong kakahugot at alam mo yung magiging tama at mali sa relasyon nyo, kung alam nyo yung mga side ng mga nakarating. Ayun. Yun lang? Yun lang. Ang biting. Matatalo tayo niya. Ay, yes. Nakakala sa mga ganyan eh. Kasi nga... At sa akin ako, kailangan pag-usapan yun. Kasi nga lagi itong nasasaktan. Ha? Hindi ah. Lagi siya nasasaktan. Lagi na nung ano. Basta yun. Anyways, yung question is, importante pa bang pag-usapan yung mga nakaraan, di ba? So sa akin, importante siya kasi, ano yun eh, may factor din siya, big factor yun sa, ano, sa relasyon nyo. Let's say, ganito, ayaw mo ng ganito, ganyan, kay past, kay ganito, ganyan, kay past, or whatever, so on. At least, alam mo na yung mga ano mo, guidelines na gagawin mo sa kanya. Ibig sabihin ba eh, you know how to avoid things na, eto ayaw nito, ng ganito, syempre, magagawa ko ng paraan. Hindi mo na ako manguhula, di ba? Para, hindi ko sana kung nagsasama tayo, or nagkikita tayo lagi, madalas, na ganito, lalo't, kasi hindi ko rin ma-collaborate kasi iba yung experience ko sa experience nila na umaalis ako ng bansa tapos sila naman nandito nakakasama nila yung ano mas masakit pa rin yung ano eh mas masakit pa rin yung umaalis ka namin naiiwan ka mahirap basta yun na yun ikaw sa akin ano sa important hindi na para sa akin hindi important binago na disagree na naman ako sa kanila ladies and gentlemen hindi na importante kasi kasi past na yun eh, just leave it with the past. Kung ano man siya nung kung ano man yung partner mo dati, ayun na siya. Tsaka kung kaya kung magbabago yung partner mo dahil dun sa pagmamahal mo, magbabago at magbabago siya. Tsaka kaya mo nga siya minahal dahil bilang siya, hindi dahil dun sa nakaraan niya. Yun lang. So thank you nga pala sa ano namin, sponsor ng Lays. Ito na siya. Thank you, naging ano na siya pagkain. Sunod na tanong. Makikipagsapalaran ka pa ba kahit alam mong wala ng pag-asa? Ako na, di ba? Oo. Oo? Feeling ko oo, kasi ano, may ano, oo. Sige nga, hindi na lang. Hindi na lang, ayoko na lang. Okay. Para sa akin, sinagot niya na lahat eh. Para sa akin, hindi na. Kasi ayun din, pinakita niya ng ano eh. Hindi kanya deserve. Baga sa akin, makipagsapalaran ako, kung hindi talaga mag-work yung bagay na to, eh di wala. Kaya nga sinabi nga ng mga nakakausap ko, sabi sa akin, magmahal ka lang, sige lang, magmahal ka lang na magmahal. Magmahal ka hanggang magmahal ka. Hayaan mo ang tao, pag hindi kami namahal, mahalin mo pa rin. Kasi in the end of time, matutunan ka niyang mahalin. Next! Abogad mga sister ko. Okay, next question is, naranasan mo na bang ikaw ang nakipag-break? Para sa akin, ako, hindi pa. Kasi nga, wala pa akong masyadong na encounter na ganun ka-rush at kagagal na katulad na kanila na experience about sa love. So, hindi ko pa nararanasan. Next! Yun nga. Sa akin, oo. Naranasan ko na makipag-break ako. Nakipag-break ako dahil, may mga dahilan kasi bakit ka nakikipag-break, di ba? Siyempre ako nakipag-break ako dahil, ano ko, nakafocus ako dati sa pag-aaral ko noon. Then, yung second na karelasyon ko, nakipag-break din ako dahil kailangan ko magtrabaho, siyempre, di ba? Kasi, naniniwala ako na kapag, para sa akin, na opinion ko lang, naniniwala ako na kapag mahal mo yung isang tao kasi, hindi basta-bastang ano, lang. Hindi basta-bastang na
sa isang relasyon, hindi ko pwedeng love-love lang nang wala kang ini-invest, wala kang inilalabas. Kailangan ano eh, give and take lang kumbaga. Kasi kapag mahal, minahal mo lang siya nang wala namang nangyayari, or let's say, ganito ka lang, parang walang future, walang, pero mahal ko sila. Ganun pa din. Lahat talaga. Ikaw? Sa akin, hindi pa. Kasi as long as napagkaya ko pang mag-stay, mag-stay ako eh. Diba? Kahit alam mo nasasaktan ka na. Kasi, alam ba, pag ikaw yung nakipag-break, parang ikaw na yung unang sumuko ko. Mas iniisip ko kasi na pag nagmahal, pag alam ba, lumalabo na yung pagmamahal, dapat iniisip mo kung paano ka nag-umpisa. Kaya, hindi ko pa nararanasan makipag-break. Baka sila na lang. Pagkumpadyak para sa'yo! Ganun ba? Next question, ito na ha. Kung kakaba, ikaw. Ako dapat ako. Ikaw pa pala. Ikaw. Ako. Bakit palagi nating pinipilit ang sa taong hindi tayo ang pinipilit? Bakit palagi nating pinipili ang taong hindi tayo ang pinipilit? Ako, atatagot. Ako, sasagot. Ito, sasagot. Para sa akin, ilang beses ko na itong naranasan, yung tipong, ang dami kong, kumbaga, may mga taong biglang lumalapit, di ba? Kumbaga, etong taong to, nandito siya sa ano, nakilala ko siya, naging ganito. Bakit pinipili ko yung taong hindi naman ako pinipili? Kasi parang naano ko eh, parang na-challenge ako. Yung parang naano ko, yung parang, kasi napaka-boring kasi kapag love ka, tapos nag-love ka niya, tapos nag-anuhan lang kayo, no something. Mas gusto ko yung ano, yung ma-challenge ka sa lahat ng bagay, na araw-araw may pagbaba, may bago, hindi puro laging ganito ang sistema, di ba? Ayun sa akin. So, pinipilit ko pa rin. Hindi ko pinipilit, ibig sabihin, kusang lalaki, kusang mangyayari. Pero mas pinipilit ko sa side ko. Ako dito, bakit palagi natin pinipilit? Siguro ano, sa akin kasi minsan pag ako, kasi feeling ko para may pag-asa pa. Hindi ko mabago pa ang lahat naman nangyayari at feeling ko maralisag ang pang nangyayari. At feeling ko, magiging love niya pa akin din pero in the end, laban pa rin. Kaya, next. Bakit natin pinipili yung mga taong di tayo pinipili? Oo. Siyempre, maano lang, napaka ano, is, parang halimbawa, pinipili mo pa rin yung tao kahit hindi ka piliin kasi, there's a hope, alam mo yun, may hope ka na baka one day magustuhan din niya ako. One day na baka ma-realize din niya na ako pala talaga yung para sa kanya, gano'n. Mga gano'ng bagay. Kasi meron kang, meron sa loob mo na iniisip mo pa rin na kapit lang, di ba? Kapit, kasi kaya natin may mga hit na parang... May mga gano'n ka sa inner part mo na minsan susuko ka na, pero pagising mo ulit kinabukasan, mapakitaan ka lang na maganda. Mag-chat lang ng good morning, mga gano'n. Kapit ka ulit. Ako sa akin, kasi parang ano na ako, naiiman na ako sa mga ganyan, sasabi mo mga konting ganito, na ilove ka agad. Ako parang naiiman na ako parang, ano, parang hindi ako nag-aano. Niloko ka na ba, Mi? Niloko ka na ba? Ako? Kasat. Oo. Niloko ka na ba? Oo. Siguro 100%, siguro 50%. Siyempre, half natin. Siyempre, yung 50 ka na, ganda-ganda ako doon. Oo, siyempre. Parang, di naman sa amin, di mo na may iwasan. Talagang parang first mo. Ayun. Cardiac pa rin talaga. Ito nga. Ang question nila is, niloko ka na ba? Sa akin, pakiramdam ko hindi. Wala pang tao nagloko sa akin. Though, alam ng iba, parang naloloko ko. Kung ginagawa niya sa akin, niloko niya ako, siya na yung nagloloko, hindi ako. Hindi ko siya i-consider na niloko mo ako. Kasi nga, minahal kita eh. Kasi pagmamahal, hindi mo masasabing naloloko ka or hindi. Katangahan, oo. Ayun na lang. Katangahan talaga meron. Doon ako naniniwala sa katangahan. Ikaw mo, niloko na ba ako? Kaya hindi. Hindi pa ako niloloko, pero mas madalas ko nararanasan yung lokohin ko yung sarili ko. Ganon. Yung parang... Baka nalalawin na ako eh. Hindi pa. Kasi, mas madalas ko nararanasan yung lokohin ko yung sarili ko eh. Parang, naniniwala ko sa isang bagay na parang napaka-imposibleng mangyari para sa akin. Hindi ko pa naranasan yung lokohin.
Okay, that's it. Diyan po natatapos ang aming vlog. Maraming salamat. I hope you guys will like it. Ito ang hashtag nagmahal. Nasaktan. At sumagot sa mga tanong about love. Thank you so much.